USA, the last World Championship that we participated. So sila rin po, I think dalawa lang yung medyo bago doon from the military. The rest, sila pa rin. Sana laban tayo dito po. Tapos medyo hindi pa naman sila, kumbaga, matatanda, in other words, hindi pa umang... Nasa 25-26 lang yung pinakamatanda po natin sa team po. So in their prime, itong ating pala, yeah. No? Oh, in their prime peak pa rin. Prime. So, malaki ang chance natin to qualify. Sana po. Yun po talaga yung isa sa pinag-concentrate namin at sinabi ko sa coaching staff na we have to concentrate on that particular event because that is for qualifying. Yung mixed event po, so 2,000 meters, 500 meters as well as the 200 meters cumulative. Sino po, just to give recognition to our coaches, sino po ngayon mga national coaches natin, Coach Len? Yeah, but actually, ang coaches natin, nandyan sila Coach Francine Co, si Usman Anterola, Ronald Tan, Romy Jr., Romel Jr., at saka si Coach Bing from Dumaguete, our psychologist coach. And then, of course, tumutulong pa rin yours truly. I understand. Sa Davao sila nag-train. No, ang nag-training po sa Davao are juniors. Ay, juniors. Juniors na itong national paddlers po natin. Dito po tayo nag-training sa Taytay, but we left last September 26. Demolition na po sila ng Puerto Princesa. Okay, last question and give it to our other colleagues. Kamusta na yung, at nakikita mo, mukhang all out talaga ang support ng Puerto Princesa City Government led by Mayor Lucilo Byron. What can you say about their enthusiasm and their all-out support for the World Dragon Boat ICF World Dragon Boat Championships? Of course, we're so thankful talaga kay Mayor Byron. Not only Mayor Byron, of course, the whole Sangguniang, and then yung mga staff, kaila Attorney Arnel Pedrosa, kaila lalo na yung City Sports natin, si Attorney Rocky, and yung assistant niya, si Ma'am Pimpin, and si Sir Carlo Abogado, and then Ma'am Pioli. The whole po ng mga executive staff po ni Mayor talagang very supportive sa federation natin. And of course, itong hosting nga po. And then very, very excited po sila. Kasi ito lang talaga, I think, first time dito na magkakaroon sila ng ganitong karaming participants from other countries. Thank you po. Thank you. Thank you, Sir Bo. Coach, kwentuhan mo naman kami. Merong amusing story na lumaban ng trending. Ano? Actually, it's amusing rather than, you know, frustrating. Kasi nakita ng mga nakakita sa video or photo ba yun na ang mga national athletes natin nakasakay ng dump truck, no? Going parang galing ng practice. Anong kwento doon? Mayroon po isang vlogger, maganda naman yung intention niya na excited siya, nakihinta niya, naka-uniform, nakasakay doon sa dump truck. Actually, sabi ko nga, pwede ko lang kasi yan hindi explain kasi when I was an athlete also, especially I was sa military. Sumasakay naman po talaga kami ng mga dump truck kasi pag-atleta po tayo, cowboy tayo, kaysa pagod ka na, maglalakad ka pa. So, kahit ano pwede natin sakyan. Ang nangyari po dito sa training namin, since September 26, nasa Puerto Princesa na kami. So, we never ask any help, even sa city, nabigyan mo kami ng sasakyan, even the Philippine Sports Commission, nabigyan mo kami ng budget for transportation. Kasi po, 2 kilometers away lang yung hotel nila to the venue. So, pwede po actually nilang lakarin yon. So, may program tayong lakad lang sila. Pero, may program kasi kami na 100% ang paling natin. So, medyo rest kayo. O, kung sino gustong sumakay, meron po kaming 3 service. Multicab, yung van, at saka yun po, yung dump truck. Ang dump truck po is brand new po yun. Galing pa po yun ng Leyte. Pinapunta ko lang dito sa Puerto kasi nagdala po yun ng generator kasi laging nagpa-brown out sa Puerto Princesa. So, kaya natutuwa naman ako, I don't know. Bakit na trending? Simula 26, nandun na kami, yung na po talaga yung nasasakyan. Dahil ang player po natin is basa po after training paddling. So, kung sino gustong sumakay doon sa van at saka sa jeep, right after ng training, kailangan nila mag-BS kasi masisira po yung floor ng ano dahil tubig alat po yung pinag-trainingan natin. So, karamihan, they choose to go to dump truck kasi
basa sila, doon na sila magbibihis sa hotel. At kami po, ginagawa rin po rin talaga namin yan. Sabi ko nga, discretion ng federation yan kasi ito po ay preparation pa lang. Nagtitraining po kami. So natural, at atleta, kahit patakbuhin mo, pasakay mo sa ganito, wala pong kemi yan, mga cowboy po yan. So, I don't know bakit lumaki yan. In a day, umabot ng 6 million views. So, nakaka-amaze yung nangyari. Ako rin, na-shock din ako. So, may paliwanag naman ako, lalo-lalo na sa Palawan, na ito po. Tapos, pinatawag ako ni Mayor. Sabi ni Mayor, bakit hindi ka nanghingi ng tulong sa amin? Sabi ko, Mayor, alam ko naman na tutulungan mo kami kasi ang dami yung bus. Pero training po ito namin, di ba? Ang player po namin hindi papunta sa beauty pageant. Papunta ko kami ng training, which is outdoor po kami. Kasi kung makipapansin mo doon, meron pa nitong nag-comment na bakit hindi man lang daw binubungan yung dump truck. Eh, water sport po kami, di ba? Sabi ko, paano yun? Ibubungan ko rin yung dragon boat kasi para hindi mainita yung mga partner natin. And then, nakakatuwa, the next day, may nag-trending naman sa Siargao kasi meron po tayong paddlers from Siargao kasi malalakas din po, nakuha natin sila sa national pool. Nakita silang naglalakad kasi 2 kilometers away. O, meron na naman nagsabi, pinalakad po ang athlete. O. So, wala pong masama doon. Part po ng training namin yon. And then, kahit yung interview niya mga atleta, masaya po sila na sumasakay sila doon. Kasi ang main priority namin is mabigyan sila ng kahit papano decenting higaan, naka-aircon sila, at kumakain sila ng 3 beses, at meron silang vitamina. Hindi ako magda-divert ng gusto kong budget para lang sa sasakyan. Diba? So kahit ano, nandito tayo sa Pilipinas eh. Pero kung during the event na po, syempre, special treatment tayo. At nakatira na po sila sa malapit lang sa hotel, sa venue pala, 350 meters away lang. Doon, Temi, pag pinaglakad namin ng 350 meters, mag-trending na naman tayo. Pinalakad ang atleta papunta sa venue. Diba? So, partner po kami. Atleta po itong mga to. Maraming salamat. Saka hindi naman galing sa basurahan yung dump truck. Bago po yun. Kaya marami na po kayo napapapicture sa dump truck. Trending yung dump truck. Pag-ano lang, hashtag dump truck. Okay, next question. Ayun mga competition dates and oras po. Meron po na tayo naka-out na schedules kung mapapansin nyo kasi right after the first day may awarding na po tayo doon. Whole day po 'yon. Sa dami po ng events, whole day, only 3 minutes interval. Rat-rat lang din. Tuloy-tuloy po 'yon. Starting 31 right 31. After the opening ceremony is 8 to 9, so 9 o'clock. Laro na po agad kayo. Hanggang 3 po ito, no? Hanggang hapon. Hanggang 5. November 3. Hanggang November 3. October 31 to November 3. Okay. Okay.